ito, andito pa rin. 3AU ang makina, Toyota makina nito. Gasolina, other type Jeep, buggy type. Parang 160 lang yata binigay ito. Oh, tinawaran na to ng 160 lang. Bibigay na to ng 160. I-vlog na natin to. Pure stainless to kasi mga kapobre. Ayan o, murang-mura na to dahil pure stainless. So ayan po si Toyota 3AU na low budget. Ayan o, may lagay na nga. 150 na lang binibigay pala to eh. Ayan o. 150 na lang si buggy type. Ito naman, Isuzu C240 makina, diesel, steel top. Ayan, stainless ang steel top natin. Mga bagong yero, sure, mga bago. Ito, mga bagong yero na. Yung may sticker bago, 320,000 ang negotiable price ng ating C240 Isuzu diesel. Ayan, Isuzu pa rin, C240 pa rin ang double cab to mga kapobre. Kaya maganda. Steel top pa rin. Ayan o. Puro steel top ang ating owner type Jeep. Maganda ng kargahan. 330,000 mga kapobre ang negotiable price ng ating Bigfoot Isuzu C240 diesel. Ayan. Buggy type po ito. Tingnan natin yung kargahan sa likod. Ayan po ang kargahan sa likod. Medyo maluwag. Naka swing type yung kabila, ayan, swing type din, silipin natin sa harapan. Ayan, ito si Outback C240, mahabang owner type Jeep nito. Ang haba nito ni double cab pure stainless power steering ang ating unit mga kapobre. Ayan, ulitin ko, power steering, Bigfoot 5 stud mga kapobre, Dunlop ang gulong. Ito ay naka rim 16 mga kapobre. Kaya Isuzu C240 power steering double cab na mahaba. Ang haba nito mga idol. Magmula dito papunta ron lagpas 2 dipa ang haba nito. Magmula dito sa bumper hanggang doon sa kabilang bumper. Halos 2 dipa, sobrang 2 dipa. So ayan ang makina nitong ating diesel C240 Isuzu. Ayan, good condition ang ating mga unit mga kapobre. Good condition ang mga makina niyan dahil new restore. Ayan, bago natin makalimutan, yung presyo ay 400,000 ang negotiable price ng ating 3-door power steering Isuzu C240 diesel. Ayun, uulanin na yata tayo, madilim na. So ayun po, box type. Ayan, bagong-bago mga yero, lahat bagong-bago mga idol. Punta tayo sa interior. So ito ang manibela. Ayan, meron siyang dashboard na maganda. Ayan, console box stainless. Ganda oh. Ayan, merong handbrake mga kapobre, bago ship na, good condition yung mga upuan. Ito, maluwag sa loob. Ayan, may stereo nasa gilid, ayan o. So, ang kasyang tao ay 5 sa likuran. Bali, 7 kasama driver. So, ayan, balik tayo rito sa kargaan, ang haba ng kargaan, swing type. Ito naman yung itsura sa likod. Ayan, si power steering Isuzu C240 double cab pure stainless. Ganda ng bubong oh. 400,000 negotiable price ang ating 3-door power steering Isuzu C240 diesel na double cab. Ganda nito. Ito ay naka 5 stud mga kapobre. Negotiable pa naman sa 400,000. Pwedeng-pwedeng tawaran. Good condition. Ang ganda ng itsura ng ating bumper. Ganda ng sticker. Outback.
Ayan oh. Tawaran nyo na sa 400,000 dahil hindi na mabubulok ang kahan nito dahil purong-purong stainless body, flooring, pati yung bubong. Kaya, ang ganda naman ng pagkagawa ng ating SurePit. The best. Si Outback na box type 3 door. Bigfoot. Ayun, power steering ang ating 4DR5 3 door na pure stainless body flooring double cab. Ayan. Pati bubong ay stainless. Ito ay naka 6 stud. Ayan. 4DR5 ang makina, diesel. Bigfoot ito mga kapobre. Mataas to. Mataas ang ating owner type jeep. 400,000 ang negotiable price ng ating owner type jeep. Ito ay mahaba. Ganda ng kargaan ito. Na-vlog na natin dati. Ayan, ang bubong, bagong-bago. Ang kinis ng owner type jeep na ito. Napakaganda nitong gawing kargahan. Pang negosyo ng mga kapobre. Yung mga naghahanap dyan ng pang negosyo. Ayan, swak na swak ito. Dahil negotiable pa naman ito sa 400,000. Ayan, silipin natin yung makina. So, ayan po ang makina ni 4DR5. Ayan, ang laki ng makina nito. Malakas yung makina nito mga kapobre, yung pinaandar natin to. Ang ganda ng makina nito. Talagang kondisyon na kondisyon ang makina nito. May bawas pa naman ito mga kapobre. Ayan, tawag lang kayo sa ating telephone number sa mga interesado. Ayan po ang ating power steering na double cab pure stainless. Ayan, ang laki ng bull bar na nilagay dyan. Ginawang stiff board, diretso, para iwas vibration ng ating owner type jeep, para hindi gaano maingay. So, ayan ang bumper ng ating double cab na pure stainless. Ang ganda ng kargahan nito sa likod. Ayan, silipin natin yung kargahan. Ayan mga kapobre, luwag. At ang kagandahan, kahit mababad sa ulan, ayan oh, hindi mabubulok ang ating owner type jeep. Ayan ang bubong at yung carrier. Ayan, maluwag din sa loob. Ayan oh, ang kasyang tao sa likod ay pwedeng tatlo, siksikan, kasama driver at yung body, lima lang ang kakasyan sakay dito. So ayan, ganda oh. Ayan, may handbrake at meron tong stereo. Ayan oh. Ayan, new restore to mga kapobre. Ang ganda ng pagkagawa nito. The best yung owner type jeep na to. Ang ganda nito. So ayan, dito naman tayo sa murang Bigfoot, parang FPG type ang itsura na ito. Ayan, owner type jeep lang ito. Pure stainless ang body. Ayan, semi box type. Mataas to. Naka-leftong owner type jeep. Ayan, 210,000 ang negotiable price ng ating RF Mazda diesel. Ayan, may bawas pa sa 210,000. Ayan po, new upholstery, new restore mga kapobre. Ayan, ang sukat ng ating gulong ay 27 by 8.50, rim 14 mga kapobre. Ayan, good condition ng gulong, halos bago. Good condition mga kapobre. Dito tayo sa makina. Ayan, si RF Mazda na diesel. Ayan, tipid sa diesel ito. Kaya may takip yung J-Tor. Condition na condition ng ating makina. 2SM ang battery. At ito naman, may stereo to mga kapobre. Ganda ng pagka-restore sa loob. Yung interior. Ayan, silipin natin sa loob. Ayan, stainless pala yung console box nito. At
merong handbrake. Ayan, bago shift knob. Ayan, bago manibela. Wala nga lang siyang labangan. So ayan, bagong-bagong upholstery, mga upuan. Ayan, naka-shot tao sa likod, apat. Bali, anim ang pwedeng sakay dito sa ating owner type jeep. Ayan, pinturado lang yung flooring. So ayan mga kapobre, may bawas pa to sa 210K ang negotiable price. So ayan ang ating steep board. Ayan ay tsura. Ayan po. Okay. Nandito pa rin ang 150K. Oh, Toyota 4K, 150K ang negotiable price. Sa mga naghanap ng low budget, ayan. Parang walang handbrake to. Pwede na malagyan ng handbrake. Ayan ang loob. So flooring niya is galvanized na pinturado. May ladder doon sa kabila. Ayun. Ayan, naka-forstad to. Ayan, good condition. 150,000 sa ating negotiable price. Ayun mga kapobre, nagbabalik tayo dito sa Boy Singket Auto Works, located at Malagasang 2A Imus, Cavite. Dito kila Boy Singket Auto Works sa kanilang mga owner type jeep. Ito ang nakikita nyo ngayon sa ating harapan ay automatic transmission na pure stainless. Ito ay diesel Mazda RF ang makina. Ito ay naka-box type, steel top, bago mga yero ang kinabit. Ang gulong, ang sukat nito ay 175 rim 13. Naka-forstad tayo mga kapobre. New restore ang ating mga unit. Ayan, bagong-bago, makinis. Ito naman ang itsura sa bumper na at yung harapan. Yung hood na bearing, fender, ayan, ang kikinis. Yung sticker natin mga bago. Yung mga ilaw, bago rin. Yung headlamp na formado. Siyempre yung bumper niya kakaiba na rin. Maganda yung pagkayari nito. Ayun, ang ladder na nandito sa kaliwa at bahagi ng ating owner type jeep. Yung presyo pala nito mga kapobre ay 320,000 pesos. Ayan po. So ngayon silipin natin yung makina at yung interior mamaya. So ayan ang makina mga kapobre. RF Mazda diesel na automatic transmission. Lalagyan na lang to ng bagong battery, 2SM. So ayan, bung natin na bagong bago, stainless po. Yan, windshield kompleto sa bagong wiper na dalawa. So yun, dito naman tayo sa loob. Ayan, mga upuan, mga bagong leather. Ayan, syempre meron siyang handbrake. Yeah, stainless na yung ating labangan. Yeah, andito na rin nakakabit yung mga switch. So ito yung manibela, simple lang pero urig pa to. Ayan, mga upuan, titibay pa yan syempre. New upholstery. Ayan, laki na speaker. Digis ang ginamit. Maluwag ang loob. Kasyat tao sa loob ay tatlo sa gitna, lima. Bali pito kasama driver. Ayan, ito mga stainless na to na roll bar. Ayan mga gulong mga kapobre, good condition. Halos bago pa yung apat na gulong. Ayan, ayan yung aero rack na carrier. Ayan, 320,000 mga kapobre. LED light na rin pala yung ginamit dito. So ayan ang itsura sa likod mga kapobre.
Ayan, meron din dito na Tamiya na pure stainless. Ang makina nito ay Toyota 4K. At ito ay manual. So ayan ang presyo nito. 350K. Ayan, maganda yung pagkayari nito. Ayan, gasoline type tayo mga kapobre. Naka 4 stud. Ito ay rim 13. Ang sukat ng gulong 175x50. So ayan, formado. Ganda yung roll bar. Nakikinabit ang ano to, stabilizer. So ayan, formado ang bumper natin. Naka double bar ang pangilalim natin. Ayan ang ating windshield na naka box type. So sa mga gulong, ayan, halos bago. Apat na gulong. Kaya mga upuan, bago lahat. Stainless body flooring. Ayan, manibela, momo. Kaya silipin natin sa loob. Ayan. Yung upuan pala nito, ayan, Sparco pala. Bagong-bago. Tapos, merong handbrake. Ayan, may mga balot pa yung upuan. Manibela, bago. Ayan. Bago ang shift knob. Lahat ng gauges na ginamit ay bago. Ayan, oh. So, ayan, may takip ditong trapal. Ayan, maiksi lang to. Standard ang sukat ng Tamiya. Ayan, trapal lahat, pati bubong. 350K mga kapobre. Negotiable price po naman Tamiya na pure stainless body flooring. Toyota 4K. Ayan, natsura sa likod. Ayan, ditornilyo na itong pinto. Ah, bubuksan naman yan. Pobre, meron tayo dito na box type Tamiya. Pure stainless body. Pati flooring mga kapobre, stainless lahat. Ayan, ang ating unit ay naka-offset. Ayan, dito sa bumper, ayan, may stabilizer. Pang ilalim natin, naka-double bar. Pinoy Muelle ang ginamit. Toyota pang ilalim. Ito ay naka 4 stud rim 13. 250K mga kapobre, Toyota 4K gasoline. Ayan, with the stereo mga kapobre. Makinis to, bagong restore. Naalikabukan lang. Ayan, ganda nito. May bawas pa to sa 250K mga kapobre. Ayan ang loob, oh. With handbrake, bagong manibela, bagong upholstery ang loob. Ganda ng ating stereo. Ayan ang stereo mga kapobre, oh. The best. So ayan naman sa loob, may handbrake. Ang ganda ng ating shift knob. Ayan, bagong manibela, momo. Ayan, good condition yung mga upuan natin mga kapobre. Bago yung mga trapal na ginamit. Ito yung itsura sa likod. Ayan po. Ayan, nakasarado na ng trapal. Ayan, ganda ng forma nito. Wala lang tayong buwelo na kuha rito. Makina na good condition. Ayan, may takip yung radiator mga kapobre. New restore po ang makina. Ayan, bago yung battery. Ayan mga kapobre, tawaran nyo na lang ang ating box type na Tamiya 250K. Mga kapobre, nagbabalik tayo rito sa mga owner type jeep ni Boy Singkit Auto Works, located at Malagasang 2A, Imus, Cavite. Andyan ang ating telephone number, pakitawagan na lang sa mga interesado sa ating unit. Ano naman tayong ipapakita na mga owner type jeep na bagong design. Andito, panorin natin. Pwedeng pang negosyo, pwedeng pang forma, halos pwede sa lahat. Ayun, pang araw-araw. Andito naman tayo sa Gemini Isuzu.
Ang negotiable price ng ating owner type Jeep ay 220,000. Negotiable price, pwedeng bawasan mga kapobre. Ito ay with aircon, pure stainless body flooring. Ayan oh. So ito fiber, yung bubong. Ayan, syempre bagong pintura yung bubong pati yung pinto. Good condition ng ating Gemini. So ayun, power steering. Etong Tamiya na nakikita nyo mga idol, ito yung pinakamura nating maibablog ngayon sa lahat ng Tamiya. Ang makina nito ay Toyota 4K 4-speed. Ayan, pure stainless, naka-offset. Ang mags nito, ang sukat ay 13 by 50. Ito ay naka-box type, running condition. Dito to sa malagasang 1C Imos, Cavite. Ayan, mura na to sa 220,000. Negotiable pa. Maaari pa nating bawasan kahit konti. Ayan, kung nakita nyo, naka-4 stud. Ito yung sukat ng ating gulong. Ayan yung mga pangilalim natin. Pinturado. Ayan, meron siyang stabilizer. Ito naman yung tsura sa harapan at yung bumper. Ito yung makina nito at yung battery nito kinuha lang pinalit sa isang owner para patakbuhin yung isa. Pero running condition po ito. Ayan ang ating radiator, mayroon takip at cover na rin ng bull bar. So ito naman ang tsura sa likod, sa gilid. At ito, available pa rin yung ating kotse na Toyota Vios Automatic Transmission 2014 model, registrado. Ayan, nandito pa rin to sa malagasang 1C Imos, Cavite. At meron pa tayo ditong owner type Jeep na single cab na Toyota 4K 5-speed. Ayan, ang negotiable price ng ating owner type Jeep na pure stainless body ay 175,000 pesos. Ito ay single cab na mahaba, pwedeng gawing double cab to. Pero malawak yung kargahan niya sa likod, basta RF. Ito ay naka-4-stud Bigfoot. Sukat ng gulong nito ay 195 by rim 14, 4-stud, suso pangilalim. Ayan ay tsura. Ayan, box type na pala to. Bago yung salamin, shore pit bago ito, bago rin tong steel top natin. Ayan, maluwag ang loob, merong handbrake. May dashboard, may maayos na manibela, umuupuan natin, adjustable. So sa likod, ito yung tsura sa likod. Ayan, yung bull bar natin, nalalaki. So pure stainless po ito. Ayan yung gulong, tsaka yung chassis natin. Ito naman, bagi type na RF Mazda pa rin. Ito ay pure stainless. Naka 4 stud lang to. At ito ay rim 14. Bagi type. Steel top pala to, mga kapobre. Ayan. Ayan, dito sa likod ay pure stainless pala ang flooring nito. Tapos naka tailgate. Ayan ay tsura ng ating kargahan. Ito naman, nabubuksan yung bintana. Ayan, merong stereo, stainless flooring, new restore ang mga upuan. Ayan sa loob, ito yung tsura ng loob. Ayan pala yung bumper mga kapobre.
Tapos ito yung kabuuan na itsura. Ayan, Bigfoot pala to. Pero rib 14 lang. Ayan mga boss, ang ating makina na maayos yung engine bay. Kaya running condition ang ating mga unit dahil new restore. Kaya radiator natin may takip pa rin. 3SM ang battery. Kaya mga boss, bagi type pa rin tayo na double cab. RF Mazda pa rin ang makina. Pure stainless. Naka 4 stud Bigfoot. Ayan yung tura ng loob with stereo. Kaya pure stainless pala to. Dito ang tura ng likod ay eto. Kaya naka tailgate tayo. Yung mga ilaw pala na ito ay mga bago na. Kaya meron siyang handbrake. Ay may labangan na stainless. Kaya tingnan natin yung makina. Kaya po ang RF Mazda na diesel. Kaya yung bumper natin na formado na rin. Kaya pasilip na lang natin yung mga unit kasi umuulan. Ito, maganda rin ito, oh. Pure stainless din ito. Ano kayo makina nito? Double cab rin ito. Ayun, double cab din. Ito, naka 5 stud. Tingnan natin yung makina nito. Ito, pure stainless ito with stereo. Ayan ang makina niya. Susuyata itong makina nito. Ganda na unit ito, kinis oh. Wala pa yung sticker, makinis pa. Flawless pa siya. Ayan oh, pure stainless. Siyempre may handbrake. Ganda na mga upuan. May dashboard na stainless. Ito naman sa likod, ayan oh. Tailgate pa rin. Ang ating pinto na stainless. Tapos ito, ano ba ito? Close type lang ito. Pinturado yung flooring niya. Ayan, ang makina nito ay RF Mazda. Ayan siya, bagi type lang ito. Ayan, yung sukat nito standard lang. Hindi kahabaan. Makinis yung unit na ito. Pure stainless ang body. Flooring niya galvanized. Wait lang, bibigat. Ayan ang makina ni RF Mazda na standard ang sukat ng kanyang body. So ayan, makinis yung pagka-restore ng ating engine bay. May takip ang radiator, kompleto sa fan na with auxiliary fan. Kaya 3SM ang battery. Ayan, spoiler bumper ang ating mga unit. Kaya sa presyo po, PM sent na lang kayo sa ating bossing na si boss. Ayan, dito naman tayo sa new restore na H1 Hammer. Bagong mga gulong nito, bagong aircon, bagong mga bulbar na nilagay. Yung yero ba, bago ba? Lahat, alas bago lahat, pati mga ilaw na nilagay. Ito pala ay bulletproof. Ang presyo nito ay 1.5M. Ang makina nito, Toyota 2C. Kaya silipin natin yung makina, pati yung interior. Ito yung makina, yan, good condition ng ating Toyota 2C. Wala kasi yung susi, dala nung nagbabantay. Ayan yung mga ilaw na bago lahat. Ayan, dito naman tayo sa interior. Ayan, ang luwag. Kasya 6 katao dito sa loob. Ayan, momong manibela. Ang ating unit ay automatic transmission.
Meron siyang handbrake. Ah, ganda rin yung mga upuan. Bagong gawa to eh. Kaya yung sailing natin. Dito tayo sa C223 Isuzu Off-Road 4x4 na Wrangler. Ayan, nakarehistro to. 500,000 pesos ang negotiable price with aircon. Ah, pwede na i-atras. Ayos na, balik mo na. Thank you. Kaya rehistrado po ang sasakyan na to. At ang pwedeng maisakay ay 6 katao. Pero medyo masikip na kapag puro malalaki ang nakaupo doon. Siguro dalawang malaki, dalawang maliit sa bandang huli. Ayan, nandito tayo sa Firebird Display Center sa Bacoor, Cavite, sa loob ng Tia Maria's Townhouse Village, Bacoor, Cavite. Ayan, ito naman yung hammer natin na available na double cab. Ito may aircon. Isuzu C240 ang makina, naka 5 stud. Ayan, stepboard dito, ayan o, oh, haba, stainless na. Nialagay yan para iwas vibrate yung makina natin. Yun nga lang yung loob, di natin masisilip kasi sarado. Ang negotiable price nito ay 500,000. Ayan naman yung kanyang kargahan sa likod. Ayan, maluwag pala to, haba nito. Ayan, naka-tailgate tayo mga kapobre. Ayan, silipin naman natin yung top load nito. Ayan, haba pala na kargahan nito sa taas. Ayan, silipin nyo lang yung loob. Ayan, meron siyang dashboard.